Kumusta mga brad? Ngayon nga po ang nandito na tayo sa first quarter ng 2024. Hanggang ngayon marami pa rin ang mga taong naguguluhan. Naguguluhan sa kung ano nga ba yung motor na kukunin nila. I mean, bibilihin nila. Sa panahon kasi ngayon, ang dami na talagang nagkalat na motor. May mga mahal, may mga mura, may malaki, may maliit, may umuusok, may umaapoy. In short, lahat ng klase ng motor na hinahanap mo, makikita mo. At kapag nagtangatangahan ka sa kalsada, makikita mo talaga hinahanap mo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, Happy New Year mga brad. Hanggang ngayon nga po, may mga tao pa rin na naguguluhan kung ano nga ba yung motor na bibilihin nila. Yung iba kasi, talagang sigurista. Sinisigurado talaga nila na yung motor na mabibili nila, pangkalahatan na. Or yung motor na dual purpose na. Pwede rito, pwede doon, at pwede rin dyan. At dito na nga po papasok si Suzuki Raider J Crossover 115cc. Ang motor na galing kay Suzuki na para na sa lahat. Dito nga po sa motor na ito, magagawa mo kung ano yung gusto mo. Huwag ka lang tumalon sa building, iba na yun. Kung Honda nga po ay may XRM, ang Suzuki meron ding Raider J Crossover. Sa totoo lang, kung titignan mo nga po yung itsura nilang dalawa, halos hindi na rin sila nagkakalayo. Parehas po silang pogi. At pagdating din naman po sa quality, syempre matibay din to. The Big Four din to eh. Yung mga motor nga po ni Suzuki, kilalang kilala talaga yan pagdating sa pabilisan, patipiran, ano pa ba, pagwapuhan, at marami pa pong iba. Kaya kung ikaw naka-Suzuki ka, panalo ka. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga pa talaga siya kaganda. So ito nga po ang Raider J Crossover na mayroong 113 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panisyon sa Honda Click on 25. Ang kanyang operation ratio 9.0:4. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.1 horsepower, 7,500 RPM, 9 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 102 km per hour. Pero sa ibang bansa, 90 lang talaga top speed niya. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkalga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 65 kilometers per liter. So kahit nga po medyo maliit yung kanyang tangke, malayo pa rin yung mararating niya kasi nga matipid siya sa gasolina. Magsasana all pa rin ngayon 2024. Neo everyday! Ang sukat na kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Naka-tube type pa din po ito kasi nga naka-rim pa din siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At katulad nga po ng inaasahan, wala po itong ABS. Mababa lang din naman kasi yung displacement niya. Ang kanyang seat height ay may taas na 775mm at 156mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 97kg. So para nga po sa isang 115cc na motor, hindi siya ganun kagaan, hindi rin siya ganun kabigat. Swakto lang. O nga pala, ito po ay 4-speed manual semi-automatic. Katulad din po doon sa XRM. Yung ibang tao nga po, mas preferred nila ang motor na ito para sa pang-offroad. Ito yung ginagamit nila para mag-trail. Doon nga po sa ibang bansa, sineset-up nila ang motor na ito para mas maganda yung laro niya pag nasa offroad na siya. Pero syempre, dagdagastos din yun. Kaya okay lang naman kahit stock. Stock is good, sabi ng mga walang budget. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din po at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Pero kahit ganun pa man, hindi na rin problema yan. Sobrang dali na lang yan. Bili ka lang ng LED at pwede ka na mag-DIY. Destroy it yourself. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-analog pa din. Yung kanyang susian, susi pa din. Wala po siyang keyless. Katulad nga po doon sa XRM, naka-naked handlebar din po ito. Kaso lang yung kanyang underseat compartment, napakaliit. Pero kasya naman yung ilang tools. Kaya kahit maliit siya, pwede na. Pero dito,
pwedeng pwede talaga. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At para mas maganda ang pasok ng bagong taon, may bonus pa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng Stallion. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng Stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa presyo niya, ito pinagkakalaga ng 69,000 pesos. So kung ikukumpara natin dun sa isa, mas mura siya. Pagdating naman po sa mga kulay, merong dilaw, merong pula, merong blue, at meron din pong itim. So yung dilaw nga lang po yung naiiba yung kulay ng upuan niya, blue. At oo, ang motor na ito ay matagal na pong nasa merkado. Matagal-tagal na rin po itong ginagamit ng mga tao. At karamihan naman po sa mga taong may mga ganito, so far so good naman daw. Mula noon hanggang ngayon, hindi naman daw sila nagka-problema. Pero syempre, may mangilan-ngilan pa rin may issue dito. Pero sobrang konti lang naman. Alam naman po natin lahat na hindi lahat ng motor ay perpekto. Kahit sobrang ganda or sobrang tibay ng motor na yan, darating din talaga sa point na magkakaroon siya ng ubo. Huh? Oh, yung pag ini-start mo, parang umuubo-ubo siya. Yun na yun. Kaya pag trip mo, sunggaban mo na. Basta malaga ka lang sa motor mo at updated ka sa maintenance niya. Change oil or di kaya change oil. Palit lahat ba? Magtatagal talaga yung motor mo. Yung Mio ko nga, second hand ko lang nabili yun, pero magsi 6 years na sa akin yun. Kahit hindi kayo nagtanong. Pero tag-apat na buwan ako bago mag-change oil dun. Okay pa din naman. Kaya kung ikaw Brad, kung sakaling sapat na yung ipon mo, pwedeng-pwede mo i-consider ang motor na ito. Maporma, pang dual purpose, malakas ang makina, at matipid sa gasolina. At panghuli sa lahat, kasali sa The Big Four. So ang ganito na lang muna mga Brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Happy New Year mga Brad. Keep bye.